Hello mga sir, welcome back po sa aming channel. Ngayon ay first time tayong mag-unbox and review ng Sofirn Dive Light. Tingnan natin kung ano yung nasa loob nitong box na ito. Sofirn SD05. Bale, wala palang kasama yung battery ito mga sir. Ang kasama sa accessories niya ay ito, lanyard at saka spare o-ring sa yung user manual. Ayan, tingnan natin yung kanyang tube. Meron kasi itong battery tube sa loob kasi yung battery nito ay dapat ay 21700 yung size. Ito, gamitin muna natin yung spare battery natin, 18650, para matest natin yung kanyang lakas, kung gaano kalakas. Ayan, meron pala siyang tatlong modes, low, medium, high. Dun sa output, 300 lumens. Ayan, 300 lumens dun sa kanyang low. Sa medium naman ay 1,000, then high 3,000 lumens. Ayan mga sir. Ito mga sir ay waterproof hanggang 100 meters. Yung kanyang dimension mga sir ay 119mm in length, tapos 37.5 yung kanyang head diameter. Ayan, 37.5 yung kanyang head diameter. Sa bigat naman, 120 grams kapag walang battery. Yung kanyang body ay premium type 3 hard-anodized anti-abrasive finish. Ayan, ganda. At yung kanyang switch ay magnetic rotary switch. Pwede siyang i-operate kahit isang kamay lang. Ayan. Meron din pala ito mga sir na low battery warning. Kapag mahina na yung battery at ikaw ay nasa low, nasa medium or high, kusa siyang nag-step down sa kanyang lower mode. Halimbawa, nasa high ka, kapag low bat na yung battery mo, pupunta yan sa medium para masustain pa yung ilaw, yung natitirang boltahe ng battery. Ayan. Bago natin testingin mga sir sa dagat, sa pagsisid, dito muna natin testingin sa outdoor. Testingin natin mga sir yung kanyang low. Ayan yung low niya. Medium. Tapos yung high. Eh, grabing lakas. Ngayon ang unang sisid nitong si SD05 ni Sofirn. Ngayon natin malalaman kung maganda ba ito. Ang ginagamit kong output mga sir ay commonly yung medium lang niya. Pero dito sinubukan ko yung high para makita natin yung paligid nung pinamamanaan natin. Napakaganda nito mga sir para sa hunting ng isda. Yan. Kailangan lang natin ng secondary light kung tayo ay naga-video para yung details sa paligid ay mas kita. Ayan. Pero napakaganda na nitong SD05 ni Sofirn kasi medyo long range din siya. Ayan, kita niyo yung mga Samaral, napakaganda, 'di ba?
Ayun mga sir, nakita natin yung performance ni Sofirn SD05, napakaganda. Maliit lang siya pero yung 3000 maximum output niya, napakalakas na niyan. Kasi yung kadalasang ginagamit ko lang dito ay yung kanyang medium para magtagal yung kanyang battery. Ayan, common issue lang dun sa mga magnetic rotary switch. Kailangan yan banlawan pagtapos kasi nag-stack up yan. Kaya para maiwasan yun ay palagi nating banlawan after natin mag-dive. Ayan mga sir. Ayan mga sir, kung nagustuhan nyo yung aming review dito sa SD05 ni Sofirn, pwede nyo i-visit yung link na ipipaste namin sa description or ipipin namin sa comment section para makita nyo kung saan namin ito binili. Available ito sa Lazada, yung Sofirn store. Ayan, sana ay nag-enjoy kayo sa aming video. Thank you very much for watching this video.